Hello, this is my third day sa quarantine dito sa hotel, Jinjiang Hotel in Fuzhou, China. So 14 days kami dito na mag-quarantine bago kami payagan na lumabas papunta sa aming place kung saan kami nakatira. So far actually marami kaming Filipino na nakabalik sa flight ng Manila, Tokyo to Fuzhou. So dito sa Fuzhou, 9 hours by train lang yung aming 9 hours by train kung saan talaga ako nagtuturo. And then dumating kami last Saturday night, so napakahaba ng biyahe, almost one day ang biyahe. Unlike kung walang transit, ay 3.5 hours lang nandito na kami sa China, sa Guangzhou, and then mga 1 hour lang by bus papunta sa lugar namin kung saan kami nagtuturo, saan kami nakatira. Pero ngayon, hindi na, iba yung, because of COVID-19, so ganito na yung nangyari. So, from Manila to Tokyo, it took 5 hours sa plane, and then 2 hours kami nagpahinga bago yung Tokyo to Fuzhou. So yun, and then pagdating namin dito, gabi na, so masyadong mahigpit, pero organized lahat sa airport. Sa pagbaba namin, masyadong talaga mahigpit, may mga QR code, and then, pero organized lahat eh, kahit may mga tao sila, tapos pupunta ka lang, dire-diretso ka lang, tapos yun, may sa temperature, makitingnan mo yung temperature, and then, after nun, may interview, tapos yung pipipirma, and then swab test na naman. Then after ng swab test, sobrang sakit talaga ng swab test. Sobrang sakit sa ilong. Tsaka hindi lang isang stick eh, dalawa talaga. Sobrang sakit. And then after nun, ayun, nasa immigration na. And then after ng immigration, may mga tao na naman na hindi ka makakalabas basta-basta para mag-check ng names mo. And then, kasi may listahan na sila. And then yun, take kami ng bus, sa bus papunta ng hotel kung saan, maraming hotel kung saan kami alam ng government kung mag-organize lahat na kung saan kami dadalhin sa amang hotel. So marami kaming Filipino dito sa hotel na to, pero marami ding Filipino sa ibang hotel, at saka marami ng mga Chinese kami nakasama. And then so yun nga, so dito sa Jinjiang Hotel, medyo mahigpit talaga. Actually, lahat talaga yung policy. Pagdating sa China, mahigpit sila. And then, kapag hindi mo sinunod, mayroon mga consequences ka na harapin. So, katulad yan, 14 days, medyo natagalan kami kasi sabi ng agent namin, kinuha niya ahead of time yung aming marriage certificate na pwede daw kami magsama sa isang room. Dahil nga mag-asawa kami. So, kinuha na yon, and then, dinala ko na rin. So, sabi niya, i-present ko lang daw. Pero, pagdating namin dito, ang tagal, gabing-gabi na. So, pagod ko mag-alas 12 na ng gabi, midnight, na nasa labas pa rin kami. Tapos, sobrang pagod na talaga sa biyahe. And then, nakipag-negotiate kami. Tinatawagan namin yung agent namin, hindi namin matawagan kasi nga, gabi na kasi yun eh. Pero, nagtumawag siya ng kinaumagahan, inayos niya, pero hindi talaga pwede. So, siguro sa ibang city, kasi iba-ibang policy kasi sa iba-ibang city, pero generally, talaga mahigpit ang China. Tapos, pero minsan may mga, sa iba't ibang city, yun, mga decentralized na siya, may mga iba-ibang policy din. Eh, nagkataon dito sa city na to, medyo mahigpit talaga. Eh, kasi ito yung city na to, kung saan medyo malapit pa kami sa aming place, kesa masyado kasi malayo yung Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Beijing, kung saan malayo na yun sa place namin. So yung place kasi namin sa Dongguan, mas malapit lang siya sa Shenzhen, sa Guangzhou, at saka sa Hong Kong. So yun, and then yun nga, so gabi na kami talagang walang magawa. Kahit kasi sinabi namin na sige, we will pay for 2 rooms, kung inis, kasi syempre, di ba, business din. So we will pay for the 2 rooms, pero magsama na lang kami sa isang hotel. Kasi yung 14 days talaga, nakakainip siya. Pero kahit anong gawin talaga hindi pwede. Ang sabi sa amin, sige, if you want to be together, you will extend another 14 days na, which we cannot afford kasi kaya nga kami nandito na, dahil nga hinihintay na kami ng work namin, hinihintay na kami ng school, ng estudyante namin, ng trabaho namin. So ganun talaga, kailangan namin dumating na dito. So yun, napakahigpit pa rin nila. And then parating namin dito, syempre natulog, kinabukasan, may swab test na naman. Ang limited ang swab test nila dito kasi mura lang ang swab test talaga dito.
sa airport, sagot ng government, pero parating dito sa hotel, sagot na namin yon. So, ayun, medyo talagang, yun, swab test nga, tapos every day, every morning, at saka afternoon, they are knocking at the door just to check our temperature. Tapos, pagkain din, yung breakfast, lunch, dinner, yun lang, magnanak lang, tapos pagbukas mo, ano yung pagkain, kukunin mo na lang, and then after that, ilalabas mo na lang din, then dadamputin na lang nila doon. Hindi talaga pwedeng lumabas. So, ganun sila kahipit. So, napakahirap kasi usually pagka nag-hotel kami ng family ko before, pagka hotel namin, tapos lalabas kami kasi mamamasyal, lagi kaming nagpapalinis ng room, ganyan. So, ngayon hindi. Nag-as ako ng bed, ng bedding set, ng quilt, yung ganyan, para malipat, mabago ko, ma-change ko, pero wala. Sabi nila, you're gonna use that for 14 days unless talagang nairita ka na or whatever. Tapos yung paglilinis ng bahay dito sa hotel, kami na lang din. So usually talaga, laging malinis yung pag nagpupunta kami ng hotel. Kasi nga, pag alis, mamasyal, malinis na yung pabalik namin, malinis na, bago na uli, mabango na uli. Pero ngayon, 14 days talaga, natitisin namin kung ano yung meron kami ng day one. So ganun siya kahigpit dito. So kaya pala yung mga naunang Filipino, mga naunang ORWs, pagkatapos ng 14 days, nakita ko sinasabi nila, ay salamat, malaya na kami. So, talaga kasi para kang nakakulong. So, ganun talaga kahigpit ang China. Napadating sa batas, sa policy, you cannot negotiate. Hindi talaga mababago kung ano yung yun, yun talaga na dapat sundin. Or else, mag-face ka ng mga consequences. Unlike sa atin, pwede kang makipag-negotiate or pwede na yan, ganyan, pero dito wala. Kahit sino ka pa, wala. Kung mahigpit sila sa foreigner, actually, mas mahigpit sila sa local people, sa Chinese, mas mahigpit sila. Kaya marami ding Chinese na siguro lumalabas kasi nga sobrang higpit dito sa China. So, pero yun nga, ang maganda talaga dito ay mabilis silang kumilos and organized lahat. Hindi parang, hindi mo alam, nagkakasinitan sa pila, walang ganun talaga. Sobrang organized talaga. Tapos yung lahat ng, may mga solution agad sila. Halimbawa, pagbaba mo ng plane ay lobat ka or dahil nga, na wala ka ng, hindi mo na magamit yung SIM card mo kasi syempre ilang buwan ding lockdown sa Pilipinas, so hindi mo magagamit yung Chinese SIM card mo. So meron sila talaga mga solusyon na kapag ganyan, punta ka na agad dito, may mga nakaabang na nasasalo sa'yo para tulungan ka, para maayos mo lang yung health, yung QR code sa health declaration mo. So yan, dami rin health declaration, may health declaration na from the Chinese Embassy, tapos may QR code na health declaration sa Manila, tapos magpunta mo rito, ganun ulit. So, ganun kahirap. And then, syempre, nakakainip, nakakalungkot. So, pag for 14 days, kailangan mo lang. Sa pagkain, walang problema. Ang dami-dami nga nila talagang binibigay. And then, complete package na siya. Na parang, ikaw na nga lang, kumbaga, ikaw na lang susuko sa sobrang dami ng pagkain. And then, yun nga lang, mawawala na yung maglilinis ng bahay, tapos hindi mo mapalitan kahit gusto mong palitan yung mga beddings mo or pillowcases mo at kung ano-ano pa yung paglilinis dito, wala, ikaw na lang ang gagawa, hindi lang nila yung magagawa. Like before, nagagawa nila yun. And then, yun nga yung policy na talagang isang ano ka lang, isang tao lang sa isang room, kahit gaano kalaki yung hotel room mo, talagang isang tao lang ang nandun. So, yun, so far, ayun, so dapat lang na i-divide natin yung time sa 14 days na syempre sa morning, devotion, and then exercise na rin, and then maraming pwede pag-aralan sa laptop, yung mga lessons mo, at kung ano-ano pa, tapos kung may online teaching job ka, and then swak na swak din kasi you have all the time for 14 days, and then do not forget also yung prayer, and then also yung TV, may TV naman dito na free lahat, yung movies, ganyan. So, may mga English movies na. So, yun lang. So, we only need to spend our time wisely para hindi siya mainip. And then, after 14 days then, we're free. We can go back to our respective employer. And also, kung mapapansin mo, kung lagi akong tumitingin sa labas, talagang normal na talaga sila dito. Walang may mga face mask, walang may mga face shield. So, ganun ka-normal talaga dito sa China. So, yun lang ang update.
sa mga nagtatanong na pwede ba magkasama mag-asawa, hindi. Pero kung may anak ka, pwede mong kasama yung anak mo. Halimbawa, dalawa anak namin, pwede yung isa sa akin, pwede yung isa kay Honey. Kaya lang hindi namin sila sinama dahil sa napakahirap mag-travel, nakakaawa. Yung lang mag-wear ka ng face mask, face shield for the whole day, ang hirap talaga. Tapos, syempre, punta pa ng airplane, upo ka pa doon, basta ang hirap, sobrang hirap talaga. But thank God, because we are now back. Dito sa China kung saan makakabalik kami sa aming trabaho. Thank God.